So patungkol naman dito sir sa tinatawag na natural na pool ay gaano kalalim itong bahagi na yun? Yung isa yon mga 3 lipa. Yung lalim. Lalim? Yan. Dito sa kabila? Yan, may git 1 lipa lang. Ah, so sa hindi kalahati. Gaano? Oo. Oo, hindi ganong ano? Malalim. Ako sa akin, ano rin ako? Lagpas din sa akin, lagpas tao rin. Good morning mga ka-Spidermax. Ayan, nandito na tayo sa Barangay Garawon, Hernani, Eastern Samar. At kasalukuyan ay high tide itong bahagi na ito dito sa dagat na ito. At pansin nyo naman, may mga rock formation dyan. At yan po ang ating aalamin kung ano nga ba ang meron dito sa Barangay Garawon. Sa likod ng mga rock formation na yan, kapag ka ito ay low tide, dyan po yung pinakadulo nitong dagat, yung pinakadalampasigan niya. Sa mga rock formation na yan, mayroon tayong aalamin kung ano nga ba ang meron dyan. Ano bang nababalot dito? Meron daw dito dinarayo dati na bahagi nitong Barangay Garawon na kung saan ay kahit yung mga foreigner ay pumunta rito. Yan po ang ating alamin. So samahan niyo po ako sa kabuuan nitong ating vlog. Ayan. So good morning mga ka-Spidermax. Ako nga pala si Ruel Militante, ang inyong Spiderman ng palo. Ayan. So tuklasin po natin kung ano nga ba ang mga yaman o mga turismo dito sa Eastern Samar. Dati ay pinuntahan natin ang Uras na kung saan ay naipakita ko sa inyo yung tinatawag na Harafi Hafan. Ayan, yan po yung Eco Park na kung saan ito ay parke o park na kung saan ay i-explore yung mga mangrove na mayroong mga cottage o kubo. Ngayon ay nandito tayo sa Hernani, Eastern Samar at marami tayong malalaman dito sa lugar na ito. Kaya samahan niyo po ako hanggang sa dulo nitong ating vlog. So tara, let's go! Ang bayan ng Hernani ay isa sa mga coastal municipality ng probinsya ng Eastern Samar. Binubuo ito ng 13 barangay at may kabuuang populasyon na 8,531 ayon sa 2020 na census. Taong 1850 sa pangunguna ni Miguel Candido na nagmula pa sa bayan ng Giwan, nabuo ang komunidad ng bayan ng Hernani. Naging ganap na municipality by virtue of a royal order noong January 4, 1864. Subalit noong buwan ng Oktubre taong 1897 ay winasak ang bayan na ito ng higanteng tidal wave na sa kasalukuyan ay tinatawag na storm surge. Maihahalin tulad sa Super Typhoon Yolanda ang bagyo na ito kung saan kumitil ng mahigit 300 katao na nakitira
sa bayan na ito. Winasak nito ang mga kabahayan, pampublikong gusali, maging ang gawa sa bato at malaking simbahang Katoliko. Ayan, si, ang pangalan pala ni sir? Pandak lang. Pandak lang, ayan. Pandak, pero mas malaki. Matangkad siya sa akin. Ayan. So, isa siya sa residente dito sa Grawon, Barangay Grawon na Hernani. Ano yung pangunahin ninyong hanap buhay dito sa Barangay Grawon? Yung ano, flying fish. Ha? Ah? Yung ano mo, yung bangka, yung marami doon, bangka. Nanguli ng ano yan. Flying fish. Ah, yun. So, yung kaunahan namin dito, yung pangita. Oo. Bali, yun yung pangunahin na ano, hanap buhay nyo rito. Mm. Yung mga paghuli ng mga flying fish. Ang tawag sa dito? Iliw. Iliw, yun. So, iliw sa lokal nilang salita ang tawag sa flying fish. Personally ko pong natikman itong flying fish at masasabi kong masarap talaga. Ginagawang daing. Maliban pa sa fresh na maliban pa sa presko na kinakain yung flying fish. Ano pang ginagawa nyo? Sa flying fish? Ah. Kinilaw. Dinaing. Saka yung tinitindang sariwa. Sariwa. Ayan. So, pag dinaing, ibig sabihin, ibibilad yan. Bibilad. Imamarinate muna tapos ibibilad. Oh. So, pwede rin yung marinate lang. Ayun. So, imamarinate lang tapos... Bibenta. So, patungkol naman dito, sir, sa tinatawag na natural na pool, ay gaano kalalim itong bahagi na yun? Yung isa yon mga 3 lipa. Yung lalim. Lalim? Yan. Dito sa kabila? Yan, may git 1 lipa lang. Ah, so sa hindi kalahati. Gaano. Oh. Hindi ganong ano. Malalim. Ako sa akin. Sa akin. Ah, ano rin ako? Lagpas din sa akin. Lagpas. Sa bahagi na 'yon, yun daw po yung pinakamalalim diyan. So, lalo na sir kung high tide, no? Oh.
location na ito ay nakapaligid itong mala aquarium na kung saan ay pumapalibot hanggang doon sa kabila. Para siyang kanal na may kalaliman din siya. Ayan, nakikita niya. Matitigin na kamo! Yan, so yun, totoo talaga yung tinatawag na school of fish. Ayan, so nag-aaral sila. Marami sila dyan, oh. Ayan, oh. School of fish. Bahagi. Ayan, makikita natin na may mga isda. Napakalinaw ng tubig. At syempre, yung bandang doon, kita natin yung magagandang corals. Yan o. Nakapalibot ito dito sa bahagi ito ng rock formation. Yan. Kanina may nakita tayo na malaki na isda. Ganito kami di sa Hernani. Ganito kami sa Hernani pag umuulan. Tuba lang, sapat na. Pagka nag-high tide ba, hanggang saan yung tubig dito? Hanggang dito. Sa mga... Saan? Sa pang ilang baitang? Mula dito sa taas, mga tatlo. Tatlo? So hanggang dito? Maabot dito or dito? Diyan. Dito? Oo. Pero hindi na umaabot dito? Hindi na. Pero yung ano, alon na... Ganito dito. Lumalagpas din yung alon dyan. Kampas ng alon. So yun, mga ka-Spider Max, malalim din pala kapag ka tumataas yung tubig dito or nag-high tide. Kasi kung ganyan na ganyan yung level nyan, dito pa lang, halos lagpas na sa akin. Diba? So, how much more kung nandito tayo? Dati nga ba, nung wala pa itong seawall o itong tide embankment, ano bang meron dito? Yung maganda dito, yung buhangin. Mm-hmm. Malinis to. Ngayon, pag tapos ng Yolanda, ginawang seawall. Nasira yung namin, mga cottage. Ayun. Nawala. So marami bang pumupunta rito na mga turista na nagsiswimming dito? Marami. So isa rin yun sa mga pangkabuhayan ninyo, yung mga cottage na nagpaparenta kayo. Ganun. Oo. Kasi napansin ko nga pala, mga Spider Max, dito kasi sa kanilang beach ay white sand po siya. Pero hindi siya ganun kapino, may halo pong bato. Kaya hindi naman siya tulad ng mga kalanggaman like that. Pero yun po ang isa pa sa mga source ng inyong income. Pansin ko naman talaga na mula doon sa kabila hanggang doon sa dulo ay white sand po ito. So, totoo nga ba na may mga pumupunta dito ng mga foreigner? Oo. Para dayuhin itong Marami yan. So, yung tatatalunan pa doon sa taas. Mga kitab. At yan nga po mga ka-Spider Max ang ating natunghayan dito sa Barangay Garawon, Hernani, Eastern Samar. At napakaganda po ng ating mga nakita mula sa mga rock formation, sa mga natural na pool at itong Panay Beach. Napakaganda totally. Malinaw yung tubig, marami ang mga isda na makikita natin na iba't ibang kulay. At syempre yung pinakamalawak na natural pool diyan sa bahagi na yan. Ayan. So, kitang-kita yung linaw mula sa itaas. At marami pala ang mga naliligo diyan. At
may pagkakataon na kung ikaw ay mahilig sa mga cliff diving, ay meron dyan. Yun nga lang, eh, hindi ganun kataasan. Hindi siya gaanong mataas dahil kita nyo yung ano na yan, portion na yan, hindi siya gaanong mataas. Pero malalim po ang natural pool na yan. So yan po ang ating natuklasan dito sa Barangay Garawon. At maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa aking vlog. At kung ikaw naman ay hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe, pakilike na rin yung video na ito at i-share nyo na rin po. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli. Bye-bye!